Ito yung balita ngayon, mga kababayan. Showbiz tayo. Showbiz Marites. Paminsan-minsan po, mag-showbiz chismis din tayo po. Sabi rito kasi sa balita, Mosang ng Linlin Series, kumala sa Vincent Timmons, pinili si Robredo sa pagkapangulo. What? Eh, di ba? Naalala ninyo siya, oh. Ito si Mosang, kakamping ngayon. Yung Vincent Timmons po, na yung sa series, yung Coffee Una, yung Coffee Chronicles, yung kaya nga naging linlin si Nanay. Doon nakilala. Ayun. So sabi dito po, out in proud kakamping na ngayon si Rowena Quijada o nakilala bilang Mosang sa kontrobersyal na Lenlen series ni Daryl Yap. Saka, usap-usapan ngayon sa social media ang pangkalas ng isa sa mga cast ng serye ng lika ng direktor na si Daryl. So, ang ibig sabihin nila, inayawan mga kababayan si BBM. BBM, 'yun ang objective ng ano ng kwentong ito, mga kababayan. Pag related po sa front runner na si Bongbong Marcos, publish agad sila. Lalo pag tumalon po sa kampo ni Lenlen, ay ang laking kwento kaagad. Every opportunity po na makapagkwento sila ng ikakasama ni Bongbong Marcos. Publish agad. Usap-usapan ngayon sa social media ang pagkalas ng isa sa mga cast ng serye na lika ni direktor, ng direktor na si Daryl. Matatanda ang Pebrero noong lumabas ang karakter ni Rowena bilang Mosang sa Lenlen, The Untold Story. Kasama si Senator Amy Marcos, Juliana Pariscova at Ruana Marie. Ang kanyang karakter ang nagbigay ng impormasyon sa senadora ukol kay Lenlen na kritikal na nagpapasaring sa isang kampo na tinutukoy niyang parang angat. Ito po siya. Ito yung episode ng Lenlen series. Kilala ang kampanya ni Presidential Aspirant at Vice President Lenny Robredo sa linyang sa gobyernong tapat, angat buhay lahat. Nitong Abril 9, tuluyan nang lumabas sa publiko bilang out in proud kakamping si Rowena nang dumalo ito sa record-breaking na The Manalakaran Pampanga People's Rally sa San Fernando, Pampanga. Yung estimate doon ng ano, ng mga kakampon po, 250,000 daw yung dumalo. What? sabi ng mga authorities, mga kuan man lang anya yon, siguro anya mga pag 50 mil or more. Ganun anya yung sabi ng PNP. Inakot yung mga tao. Sabi ko sa inyo, suot ang pink na t-shirt at mask na nakaukit ang pangalan ng mukha ni Robredo. Kaya ganitong lumabas sa Facebook para ipakilala ang kanyang manok sa pagkapangulo. We are pink and yes, we are here. San Fernando, Pampanga. Mababasa sa kanyang Facebook caption. Ito po siya. Andan daw siya si Mosang. Kaya tuwang-tuwa yung mga kakampon. Tingnan mo niya, bumaliktad na niya yung mismong karakter doon. Aktibo ring nakikiisa si Rowena sa pangangampanya kay Robredo sa kanilang lugar kung saan makikita siyang namamahagi ng poster sa ilang mga pamilihan. Ito yung mga post niya. Namimigay na daw ng mga poster.
Mababasa rin sa ilang serye ng kanyang Facebook post ang mga patutsada niyang ukol sa korupsyon at anyay followers na umaalma kaagad kahit hindi wala siyang binabanggit na pangalan. Sabi rito, local consultant ng Diwa Party List si Rowena sa Olongapo sa isang panayam na pagbabahagi niya kahit na nagkaroon siya ng kontrata sa Vincente Mens, ang producer ng seryeng pinagbibidahan ay pinili niya umanong hindi ipagpalit ang kanyang prinsipyo. Oh, may kontrata siya, pero talagang kakampon talaga siguro ito eh. Anya pa, hindi rin daw siya, handa rin daw siya na hindi na makuha ang hindi pabayad na talent fee sa kanyang pag-arte sa ilang pang episodes ng serye. Ayun, mga kababayan. Ngayon, biglang nag-react po si Daryl Yap para linawin yung sabi pagbaliktad ni Mosang. Ito po ang yung balita dito. Gumanap na Mosang sa Linlen series, kakamping na noon pa man, sabi ni Daryl Yap. Kita ninyo. Noon pa pala, dati nang kakamping at alam ni Daryl, pero hindi sila, hindi niya tiningnan yon. Anong ibig sabihin noon? Mabuti or masama? Mabuti ba yung tawag dito? Yung pag-uugali ni Daryl Yap, mabuti ba o masama? Kasi kung ako si Daryl, alam kong kakampon, ba't kukuhanin ko pang artista? So hindi sila tumitingin sa political affiliation. Kasi nga, yung kampo ni Bongbong Marcos po, unity. Kaya nga, dapat kayo, hindi man kayo mananalo ng mga kakampon, sumama na kayo dito sa makiisa na kayo. Sayang man lang. Ay, kung ayaw ni Linlin, pagpatuloy niya yung kanya. Pero kayo, mga leaders, you are invited. Tumalo na po kayo sa sinking boat. Palubog na. Wala nang tambal. Sabi ko sa inyo, mga kababayan, kailan pa kayo tatalon? Madidisgrasya kayo dyan. Malulunod kayo. Sabay-sabay kayong malulunod. Di man ninyo nakikitang from the very beginning, yung kampanya ni Linlin po, parang kung sa barko, butas yung puwet. Ang laki ng butas. parang yung anong tawag doon? Yung nagsig na, no? Titanic. Nakabangga sa, no? Nakabangga sa iceberg. Boom. Naamig ko sa inyo. Matapos ang ayagang pagsuporta ni Rowena Quijada, isa sa mga aktor ni Daryl Yap sa Linlin series kay Presidential Aspirant at Vice President Lenny Robredo, nilinaw ng direktor na dati pa man ay alam na niyang kakamping ito. Kita ninyo? So mabuti yung kalooban pala ni Daryl na kahit alam niyang dilawan, sige yan niya kasi matalino ka naman. May angking kwangka sa pag-arte. Angking talino sa pag-arte. At bagay ka rito, kunin kita. May kontrata. Di ba? At huwag ninyong isipin, di kayo babayaran. Babayaran kayo ng mga sakripisyo din ninyo. Trabaho ninyo. Our Mami Rowena Winky Quijada has always been a kakamping. Wala pong switch to Lenny. Yun kasi gustong palabasin doon sa kwento nila. Wala po. Kasi Lenny po talaga siya noon pa.
mababasa sa isang Facebook post ni Daryl, Biyernes, Abril 15, o kahapon. Hayag na sinusuportahan ni Daryl ang unit team tandem ni na Marcos Jr. at running mate Inday. Pagbabahagi pa ng direktor, ilan pang mga kasama niya sa Vicente Mens ang anyay hindi boboto kay Bongbong Marcos sa pagkapangulo? Hindi po totoong nagbago ng isip ang Mami Weng namin. Talaga pong simulat sa poll, siya ay makaleni. Gayunpaman, walang lamat o bitak sa aming samahan at siya mismo naranasan niya ng personal ang kabaitan ni Senador Amy Marcos. Dagdag pa ni Daryl. O, kita mo. Tirada naman niya sa mga kakamping. Ngayon, bakit po gulat na gulat ang mga kapwa niya kakamping? Kasi po hindi nila alam na pwede pala yon ang magpatuloy ang pagkakaibigan at trabaho kahit magkaiba kayo ng paninindigang politikal. Ayun. Unit team nga eh. Walang personalan po. Sa unit team, walang personalan. Sila man lang ang namimersonal po. Basta manatili ang respeto at pagtanaw ng utang na loob. Kaya kayong masyadong kidit. Ako ang dami kong kakampig ditong kaibigan. Pag nag-uusap kami, nagkakantsawan lang kami. Walang pikunan. Ginaganon-ganon pa nga ako kasi lagi akong nakikita nila. O sabi ko, kumusta yung kandidato mong pink? Sige lang, anya pare. Magkakaibigan pa rin kami. Hindi man kailangan mag-away-away. Mga gababayan, kung sino yung makaupo, di yun na yun. Di ba? Respect the will of the people. Yun dapat. Siya po ay 12 years ko nang kaibigan at nanay-nanayan. Hindi po si Lini o BBM ang susukat sa aming pagmamahal para sa isa't isa, dagdag ng direktor. O, yan o. Mami, okay lang ba kunin kita sa Linlen? Kasi kailangan ang role. May alam kay Linlen. Gawin ka sana source si Mosang. Eh di ba, makaleni ka? Baka pwede ka. Kaya mo ba? Yon ang usapan nila. Kinausap niya. Sabi naman daw ni Mosang, oo naman anak, kayang-kaya ko ang work. Trabaho lang yon. Kinulayan na ninyo ng todo. Walang switch to Linlin. Dati ng Linlin yon. Kasama siya sa 15%. 15% sa survey ng Pulse Asia. Or sa 22% ng survey ng Okta. Kasama siya doon. 22% si Linlin, yung latest na latest survey, hindi pa pinapalabas ng Okta. Next week yata, or this coming week, ipapublish nila. Nalik na. Kaya lang, nalik na. O ngayon, si Bongbong Marcos, ilan doon? 58%. Fifty-eight percent. At siguro si Mosang, alam niyang matatalo sila with all the, multiple surveys. Wala, hindi nagbabago po. Lalo pang umakyat yung ratings niya, Ratings ni Bongbong Marcos. Doon nga sa, street survey ng Splat Communications po. 63% na po. Mga kababayan, si BBM at sa NCR ang laki ng lamang niya, Laki ng lamang ni Bongbong Marcos. Number 3 na lang si Linlin dyan sa NCR. Si Yormi yata yung dingnan ko nga. Si Yormi yung pumapangalawa. Andito yon. Pagkita ko sa inyo. Simplified Strategic Solutions. Splat Communications.
Ilan kay Bongbong Marcos dito? 67.3% ang nakuha niya, or 26,989 votes. Ang pumapangalawa sa kanya, si Yorme, 9.4% lang. 9.4 sa NCR. National Capital Region po ito. 40,086 respondents po yung tinanong. Ang nakuha ni Yorme, 3,758 lang. You see? Si Len Len, 7.6% yung nakuha niya. Or 3,053 lang. Talo. Number 3 siya sa NCR. Si Pacquiao, 3.6% or 1,459 lang po. Si Ping, 1,204 lang or 3% sa mga tinanong. Yung undecided po, 9%. So, pagpatong-patongin mo yung boto nila, ini mga lati, sa NCR, it is an avalanche, a tsunami of support kay Bongbong Marcos. Pag na-realize yun ni Mo, sagbaka, ultimately, mga kababayan, ginawa na niya ako ng mabuti. Kausap ko pa si Amy Marcos, nakadrama ko pa doon. Wala man ginagawang masama sila. At yung talent fee ko, hindi man ako inapi. Binayaro naman na niya ako. Di ba? At hindi na-personal sa akin kahit alam nilang kakamping ako. O di ba? Biglang maisip yun ni Mozang. Kahit ako kakamping on the day of the election. Pula. Who knows, di ba? Oh, kasi tingnan mo ang trato sa kanya. Mabuti yung trato sa kanya ng mga BBM. Kasi yung mga BBM po, mga Marcos loyalists, wala mang ugaling ganyan. Mga dilawan lang po na naging kakampon ang may masungit na pag-ugali. Di ba mga... tayo nga dito, patawa-tawa lang tayo. Hindi man tayo. Di tayo napipikon. Di ba? O, yun man lang po mga kababayan. Baka gusto ninyong itry ito, Firmax Firming and Lifting Cream. Pinapahid lang po sa mga pulses and affected area. At maganda po ito sa mga paninigas ng kaso-kasoan. Ngayon, yung mga gustong bumata, anti-aging po, Automax. Yan, sa mukha naman po, pinapahid 2 times a day. You will look 10 years younger than your age. Yung mga cancer patients po, hindi man ito gamot. Food supplements siya. Baka makatulong po itong Ningxia Red Mixed Fruit Drink. Gawa ito sa goji berry. Yan o. You can search po. Ang goji berry may anti-cancer properties. Magkakatulong po ito sa inyo. Yung mga inquiries ninyo, dumirekta na lang po kayo sa aming messenger. Ako po si Dante Maravillas. Bye-bye po. God bless.